Warning: Beat the Glide Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Michael Lewis, the billionaire in the United States, and supported marami siyang sinuportahan, Marrojas, sinuportahan niya yung sinasabing mga dilaw, sinuportahan niya yung mga liberal politics in the U.S., sinuportahan niya si Clinton, and as a matter of fact, si Lloyd Lewis even made a promise na kapag nahalal si si Clinton, Hillary Clinton, and the first thing na gagawin niya, pakikilala niya, dadalhin niya sa White House, at pakikilala niya kay Hillary Clinton, that time, si Lenny Robredo. And so that's it. And then and the Lenny Lloyd Lewis came to the Philippines after the Duterte's sabihin natin na you know doon sa sinasabi kapapanalo ni President Digong kasama pa yan papunta ng Davao even out there so this guy and that's exactly the news. Ako nga sinasabi ko lang sa inyo na yan and he was all praise kay Digong winning and so after 6 months nanawagan ho si Lloyd Lewis na last month and this was as early as October, November, nag-iingay na sila. Especially, you know, na hindi na in-include si Robredo sa cabinet na hindi na siya pinatend. Doon sila kumilos mga boss at si Lloyd Lewis mga boss decided to, you know, came up with the plan of speaking and nagsabi siya na dapat si Duterte mag-resign as president because hindi na deliver yung sinasabing drug war, hindi na tapos. And that's why he's calling the students from this prestigious schools such as Ateneo UP La Salle, Ateneo La Salle, St. Scholastica's Miriam College, Adamson University, and some other universities except for UP. It's a consistent naman yung UP pagiging, you know, who they are. Yun ho mga anak ng mga yaman na take the street, millennial, and let's march. Especially nung nag-umpisa yan, nung uminit yung issue, lalo lang yun, yung nilibing na si, yung si Marcos sa libingan ng bayani. So they were up in arms. So ngayon, itong Lenny Leaks na to, it's all about that, just the veracity of that, the factuality, the truthfulness of that. It's spin out ho yan eh. Nag-spin out ho yan doon sa sinasabing panawagan ni Lloyd Lewis na talagang mag-resign si Duterte. Nga kapag hindi mag-resign, may second option yan na calling the students, the millennial, to march on the street na pressuring. And you know what? Napinick up ho yan ang mga social media, mga accounts, the sites. There's nothing new into it. So, bakit nang sinasabi Lenny Lixer, ikaw lang ang maasahan? Well, no, it's just, nasabi ko na yan eh. So, hindi masyado pinapansin because it's just a news na panawagan ni Lloyd Lewis. Ngayon, kung lumabas na yan, doon sa sinasabing Twitter, nagtitweet na kung totoo ba yan, so, oh, di kaya yung mga leaks na yan sa social media, it's nothing. Hindi na bago yan. Kaya, bakit silent ang mga media? Siguro hindi nila maintindihan dahil the sense of analysis evaluation ala sila noon kasi komentaryong alam. Aray ko po.